What's up you guys, JR here and welcome back to my channel. In this video guys, magluluto tayo ng isang ulam na hindi lang ulam, kundi pangpulutan pa. At ito ang tofu sisig. Tama guys, ang tofu sisig ang ating lulutuin ngayon. Pero kung hindi pa kayo nakasubscribe at bago lang kayo sa aking channel, please don't forget to click like and subscribe and smash the notification bell para maging update kayo sa mga video na i-upload ko. Okay, yun na nga guys. Magluluto tayo ngayon ng isang pangpulutan, pangulam na dishes gawa sa tofu. Kasi wala tayong pork dito. So, kaya gagamitin natin ay tofu. So, mayroon tayo dito guys ito. So, hiniwa ko na siya ng maliliit. At ito ay ating ibiprito. Mayroon din tayong sibuyas. Tapos yung dahon ng sibuyas, gagamit ako ng bell pepper. At ito yung siling pangsigang. At syempre gagamit tayo ng liquid seasoning, ang ating calamansi or lemon juice at ang ating oyster sauce. Syempre gagamit tayo ng paminta. So una guys, iprito muna natin yung ating tofu. So ito nga pala guys, ang tofu natin, nung nahiwa ko na siya ng maliliit, nilagyan ko siya ng konting asin at paminta, at nilagyan ko siya ng konting cornstarch para maging ano siya, para maging crispy siya. Pero huwag naman yung sobrang dami, saktong lagay lang guys. Yan. Tapos iprito natin siya hanggang sa mag-brown. So habang nagpiprito tayo guys, sinantay natin na maluto ang ating tofu, gagawa tayo ng mayonnaise mix. Ito yung magiging mix niya mamaya, magiging ano niya, parang dressing niya mamaya. So, mayroon ako ditong 4 tablespoon ng mayonnaise, yan. Gagawin lang natin yung kalahating sauce ng ating lemon. Halo lang natin siya. At ihalo na rin natin ang ating liquid seasoning. At syempre ang ating oyster sauce. Kaya hindi na tayo maglalagay ng asin guys, kasi ito na yung magiging ano niya, parang asin niya. Then mix lang natin. Okay na siya guys. So, hantayin lang natin. Separate lang muna natin. Then, hantayin natin yung ating tofu na mag-crispy.
So yan guys, okay na yung ating tofu. Hanguin na lang natin siya. Lagyan natin siya sa separate. Nalalagyanan. Tapos, in a separate pan, guys. Naglagay lang tayo ng konting mantika. Lang natin maluto yung ating sibuyas, at pag nag-translucent na yung ating sibuyas, ihalo na natin yung ating siling haba. Yung siling haba guys, o yung pangsigang na sili, maanghang talaga yun. So ang gagawin nyo, kung ayaw nyo ng maanghang, tanggalan nyo siya ng buto. Yan. So ito guys, tinanggalan natin ng buto kasi ayoko ng maanghang. Yung ito guys, yung dahon ng sibuyas, optional naman siya. Kung ayaw, kung wala kayo at ayaw nyo lagyan, pwede naman hindi. Kahit yung ating bell pepper, optional naman siya. Ang gusto ko kasi medyo presentable siya, medyo colorful siya. Kaya lalagyan natin siya ng bell pepper na pula. And so, ilagay natin ang ating sili. Bell pepper. At maglagay tayo ng konting paminta. Simple lang to guys, mura, hindi masyadong masakit sa bulsa. So, alam ba, gusto nyong mag-ano, gusto nyong magluto ng ganito. Mas madali siyang lutuin. At ilagay na natin yung ating mix. Sizzling plate. Pwede doon nyo na lang siya haluin. Ako kasi walang sizzling plate. Kaya dito ko siya hahaluin. So lulutuin ko lang siya ng bahagya. Lutuin ko ng bahagya yung ating mayonnaise. Saka natin ihahalo yung pinritong tofu. Mix na natin yung ating to.
tofu na natin. So pag na-mix na natin siya lahat. So ako sakto na tong anata, sakto na yung mayonnaise niya. Kaya kung gusto niyo pang mas madami, kung gusto niyo pang mas ma-mayonnaise yung inyong sisig, pwede niyo yung dagdagan. So ako kasi gumamit lang ako ng 5 tablespoon ng mayonnaise. At yung panghuli guys, lalagyan lang natin siya ng garnish. Ito yung ating dahon ng sibuyas. Ayan, mix ulit na siya. Tapos kung may sizzling plate kayo, pwede nyo ilagay sa sizzling plate, then lahaluan nyo siya ng itlog. Then serve mo na siya. So ito, okay na siya. Patayin natin. Yan. So, ito na ang ating sisig na tokwa or tokwang sisig. Okay, so sana guys nagustuhan nyo ang ating menu for today. And maraming salamat. Please subscribe.